Good day, everyone! Sa panahon ngayon, ang daming nauusong online activities. Siyempre, hindi pa huhuli dyan yung mga online na sugal. At isa na dyan, ang online sabong. Pero siyempre, bago tayo magpatuloy, don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell para masaya. Ang topic natin ngayon ay hindi naman patungkol sa online sabong, pero may kaugnayan sa mga manok. Okay? So let's read our first letter sender for the month of June. Dear Attorney, ako po si Joshua. Isa akong fan sa online sabong. Napabili ako ng isang rooster na worth 15,000 pesos. Uy, branded. Okay. Pinikit ko ang aking mata para lang mabili ito kahit sobrang mahal. Pero isang gabi, habang ang aking kapatid at ang kanyang mga kaibigan ay nag-iinuman, humingi siya sa akin ng pera pang bili daw nila ng chichirya. Siguro pulutan nila, no? Hindi ko siya binigyan, attorney, at siya ay nagalit at sinabing, "At datupay panggatang mo ti manok, 100 laeng haan mo maitud?" At hindi ko na siya pinansin. Attorney, paggising ko ng umaga, awan mo tun ti mangeg ko nga tilaok jay rooster kun. At sabi ng kaibigan ng kapatid ko na kinuha daw ng aking kapatid yung rooster at niluto daw nila sa kabilang bahay at ginawang pulutan. Attorney, ano po ang pwede kong ikaso sa aking kapatid? Grabe. Sadyang karumal-dumal ang pinagdaanan ng ating letter sender na si Joshua. Joshua, base sa kwento mo, ay ninakaw ng kapatid mo ang iyong rooster at niluto ito. Ano kaya ang pwedeng ikaso kung ang rooster ay naging ulam? Pero kidding aside, ano ang pwedeng ikaso sa kapatid mo na nagnakaw ng iyong manok? Sige, i-discuss muna natin kung ano ang theft. Under Article 308 of the Revised Penal Code, basahin natin ha, theft is committed by any person who, with intent to gain, but without violence against or intimidation of persons or force upon things, shall take personal property of another without the latter's consent. That is theft. Okay. Yung ginawa ng kapatid mo na pagnanakaw ng rooster ay punishable as theft. Kaya lang, kahit na mag-decide ka na mag-file ng theft laban sa iyong kapatid, ay madi-dismiss rin lamang ito. Bakit? Under Article 332 of the Revised Penal Code, sabi dito, "No criminal but only civil liability shall result from the commission of the crime of theft, swindling, or malicious mischief or caused mutually by the following persons. Number one, spouses, ascendants, and descendants or relatives by affinity in the same line. Number two, the widowed spouse with respect to the property which belonged to the deceased spouse before the same shall have passed into the possession of another. And number three, brothers and sisters and brothers-in-law and sisters-in-law if living together." Ang theft po ay criminal case at sa sitwasyon mo, your brother falls under item number 3, yung last nating nabanggit. Since the crime committed is against property and you are living together. Civil case, pwede kang mag-file, pero criminal case, hindi pwede. Or pwede, pero madidismiss rin lamang ito. Bakit may batas na ganito? Para maprotektahan yung sanctity ng relationship ng magkakapamilya. Ano ang dahilan? According to one case, it preserves family harmony. Ayan po, sana po ay may natutunan tayo dito sa ating munting impormasyon na ibinahagi sa inyo. This is Attorney Dex, your legal wellness advocate. Be informed para legally healthy. And do not forget to subscribe, like, and hit that notification bell para masaya.